I hate. Hello, I'm buying banana because it's good for our health. Kaya maganda tong business mo, kuya, eh. Nakakapa-healthy. So, sinabi ko, kasi Christmas season, we need to spread the love of Jesus Christ. Kasi he is the reason why we celebrate Christmas. Kaya, sabi ko kay kuya, naniniwala ka ba kay Jesus Christ? Anong sabi mo? Naniniwala. Naniniwala, pero hindi siya nagsisimba. Pero importante talaga, kuya, na may relasyon tayo sa kanya. Kasi si God naman hindi nakikita lang yan sa simbahan, sa ating pananampalataya. Mag-pray tayo, magbabasa tayo sa Bible, tapos gina-obey natin yung commands niya sa atin sa Bible. Kung sinabi niya, love one another, provide for your family din. Tapos ganun, maging, tatay ka na ba? May mga anak? Very good. Oo. So, mag-aaral? Tapos na? Ah, so maganda. So, wala ka nang pinapaaral? Wala ka. Isa lang. Basta kuya nga, love the Lord, mahal ka ng Diyos. Huwag kang magbitaw sa kanya. Kasi malapit na siyang babalik eh. Hindi na ako kung siya, ma'am. Sa totoo lang lang. Kung aktibo ko sa nagpasalang bago, kasi galing kasi kung kulungan. Kulungan? Bakit nakulong ka dati? Oo, nakulong ko dati, ma'am. Dahil sa? Hindi. Kaya nag-interesan lang ko at pag-tipan lang ko sa mga tao. Yun ang dahilan na nakulong ko. So ilang taon ka sa kulungan? 8 taon. Tagal din. Doon yun, nagpasalamat ko nga nakulong din ko. Kasi kung hindi ako nakulong, hindi ko na rin sa nagpasalamat ko. Ah, sa kulungan, merong taong nag-guide sa inyo, napalapit kayo sa Diyos. Maganda. Kaya sabi ko, doon ko nagpasalamat niya nakulong ko, sila bago ang sistema sa buhay ko. Kasi kung hindi ko nakulong, hanggang ganyan magkiroon, trantado pa siguro ko ngayon. Nagpasalamat ko nakulong ko dahil nagbago ang sistema ng buhay. So, ang ganda, no? Nakikita mo yung heart ni kuya. Anong pangalan natin, kuya? Nelson Moreno. No, kahit yung pagsubok sa buhay, nakulong siya, may purpose ang Diyos sa buhay natin kung magganas tayo ng mga pagsubok kasi dahil doon, mapalapit tayo. Sabi nga sa Bible, hindi naman sa pagpunti ba nakulong pinaparusahan ta? Hindi. Ilagay lang ito para maalala mo siya. Wow, ang ganda. Kaya sa pagkakamali natin, may disiplina tayong natatanggap, pero dahil doon, may natutunan tayo na aral. May natutunan talaga. Dahil kung wala kang natutunan, hanggang hindi pa rin magbatang tao. Yung ibig sabihin, may natutunan ka. Ako lang sa isip ko sa buhay, dati ng nasinggiro ko, kalaaway ko. Pero yung mula yung nakulong lumaya ko, sabi ko, yung nandun ako sa kulungan, kung Bible palang hinawakan ko sa labas, siguro hindi ko umabot dito sa sitwasyon ko ngayon na nakulong ko. O, kung naniwala pa kung tumawag pa ko sa itaas, siguro hindi ko umabot sa ganito kasi pag may away, umiiwas ko. Eh, hindi ko umiiwas. Ayun ang dahilan sa iyo na nakarating ko doon. Pero hindi ko pinagsisihan niyo, ma'am. Nagawa mo ko yung nakagawa mo ng kasalanan, pero nabago naman ang sistema sa buhay. Kasi kung hindi ko, sabi ko sa mga kapatid ko, asawa ko, napasalamat ko na kulong ko dahil nabago ang sistema sa buhay ko. Hindi na ko pala away, wala na lahat. Amen. Thank you, kuya. Pero sa kakaraan namin, ma'am, hindi may isa sa mga magulang ko nagsimba talaga. Kaya sabi ng lola ko, hindi naman ako na sa Diyos, sa simbahan na ako nakatira ang Diyos. Kahit saan ka, marinig ka sa Diyos, kapag kasing-kasing ka, galing sa puso ang pagtawag mo sa Kanya, pinalangin mo sa Kanya. Nang kami, lumakiming walang simba. Pero maganda pa rin, kuya, na meron kang fellowship. Oo, oh, maganda no? Naman. Oh. Kung kaya mo, pwede naman tayo sa Facebook, marami sa YouTube na mga, ano, pero mas maganda na may, ano, mag-tang simbahan para din na, ang simbahan naman hindi yung building eh. Oh. Ang importante is may fellow believers ka, yun, church yun, na nagtitipon kayo, nag-encourage kasi kayo. Yung nagbasa ko nung natututo ko sa kulungan man, doon ko nalaman na ako, ma'am, tumutulot na naman ako kasi marami kong pinapasok ang reliyon yung nakulong ko. Nag-Muslim ko, nag-Iglesia ni Cristo ko, nag-Sabadista ko, Adventist ko.
born again ko, Katoliko ko, naging sakristan ko sa Katoliko. Paglinggo, pag-Biyernes sa Muslim ko. Doon sa kulungan? Hmm, ma'am. Ginagawa ko yun. Pero yun, nakapokus ko talaga, ma'am, sa Bible talaga. So sana kuya, while naghihintay ka ng mga customer, nagbabasa ka ng Bible, no? May kasi, radyo naman na Christian station. Yan. Mayroon, ma'am. Oo, makinig ka. Kasi ang lagi ko pinatugtog, eh, ma'am, sa yung kanta sa Bible study. Ha? So, lagi ko pinatugtog, ma'am, sa Bible study ko. Yung pinatugtog ko dito, eh, sa ano, ito. Lagi ko pinatugtog yung Bible study. Christian song. Oo, oh, yung Christian song. Papalain ka ng Diyos, ha? Na, nag-worship ka kay God by listening to Christian song. Maganda yan. Ang mga tao na sa amin, man, hindi pa makapaniwala na ganito ang sistema ko sa buhay ko. Kasi doon na sa amin, man, halos linggo-linggo na barangay, tratawag ko sa barangay. Pero yun, umuhay ko sa amin, man, hindi na makapaniwala na ganito ka ang buhay ko. Sino ba makakalaan na nangarap sa amin, ma'am? Pinipitisin na lang barangay namin para alisin ako, eh. Dahil sa sobrang palaaway ko. Masalamat ko na kung magawa. Dati nga, sabi tinabayaan ako sa mga gulang dahil hindi na ako makilig sa kanila, eh. Nung nakulong ko, tulo ang luha ko. Kaya kung nakilig pala ko sa mga magulang ko, mga kapatid ko, hindi ko umabot sa ganito. Ilang taon ka na ngayon? 47. Bata pa kuya, ako 44, so marami pang mga future natin. Hindi huli ang lahat. Ay, hindi naman huli it ang means, lahat. Ng... mahal na mahal ka ng Diyos na binigyan ka niya yung bagong buhay na nakilala kasi mo si ma'am, Jesus. Nakacharyo ko na lamang ko sa sawa ko, nasa morgue na ko, eh. Nabalita ka nga yung kapatay na ko, eh. Pinuntahan ako sa sawa ko sa hospital, sa morgue, wala ko noon. Sabi na basta 1% na ko. Akala nila patay na ko, eh. Kasi nakabalita na ko patay na, eh. Ay, yun yung balita sa'yo? Hmm, nabalita na ko sa kanya. Pero totoo ba nakapatay ka dati? Hmm, ito mga sugat ko, ma'am, oh. Ito sa ulo ko. Nagtulong-tulungan kasi ko, ma'am, eh. Grabe naman pala pinagdaanan mo, kuya. Tigpas ang kutsilyo. Ano ba yung klaseng away? Hindi lang pala sa salita. Tulong-tulungan ka. Ano lang. Talaga? Physical, no? Mayroon na sasakyanan ang dahilan, ma'am. Mayroon na sasakyanan ang dahilan. Dahil sa side mirror. Hinabihan ko sa Tagalog nga ang Bisaya pag lumos Manila tanga-tanga. Eh, ako naman, sumagot ko. Kung di naman trabaho mo yan kasi ako, nagbaba ko sa mga estak, eh. Nagalit. Yung pag-uwi ko, inaabangan ko nila. Yun. Anong ginawa mo sa side mirror? Kinuha mo? Kina-ikot. Kasi pahinante ko, eh. Ano? Pahinante. Ano yung pahinante? Yung helper sa sakyanan mag-deliver mga grocery. Okay. Sabi niya, side mirror mo, iyoko. Na sumubra, itaas mo. Pinabihan mo mga pang-inang Bisaya ko na paglumos na nila, tanga. Ayun, ang dahilan. Dahil nasabihan kang tanga, nagalit ka. Hindi. Sumagot ko. Sabi ko, hindi naman trabaho ko yan, trabaho mo yan. Kasi ang trabaho ko, hindi ko naman tumutulong sa sakyanan pagbaba sa estak. Trabaho mo yun, eh. Nagalit. Yung pag-uwi ko, inaabangan ko nila. Yun, nangyari. Rambol, tinutulong-tulungan ko nila. Yung naagaw kong kutsilyo nila, yun. Yun ang tinatay ko sa kanila. So, inagaw mo yung kutsilyo kaya ka nakapatay? Oo. Naagaw kong kutsilyo nila, pero ito, duguan ako kung... ininom kong dugo para malakas loob ko. Tapos yung naaga ko ng kutsilyo, yun ang sinaksa ko sa nila. Alam mo kuya, hindi ako sanay sa ganitong true to life story na... Eh ma'am, ako ma'am tutulo ang luha man sa kwentong buhay ko, ma'am. Tutulo ang luha ko sa buhay ko. Sobrang hirap ang nalagaan kong buhay, ma'am. Pero sabi sa Diyos, wala ko nung pagsubok na hindi makayaran mo. Basta kung hindi ka naman pinaparusahan ng Diyos, eh yung anak na pinapalo sa mga magulang, hindi parusa yan. Para matutok ka, para magtanda ka, na mali ang ginagawa mo. Eh sabi ko na, salamat na rin na nakulong ko dahil nabago ang sistema sa buhay ko. Dati ma'am, nasinggiro talaga ko palaway. Pag di ko makainom, pag di ko pinautang, mga away ko. Dati. Tapos,
nung nakaraan pa talaga, pinatay pa, may pinatay pa kung iba, kung dahil sa barkada na din. Ano nga totoong buhay ng ma'am, sobrang hirap ang pinagdanas kong buhay. Pero alam mo kuya, napapasalamat ako sa Diyos kahit nakikita lang kita dito once a week, no? Bumibili ako sa'yo ng saging. Pero at least itong ginagawa mo matinong job, kahit pa konti-konti. The Lord will bless you kuya, kung sana may pangpuhunan ka na konti pa pangdagdag mo sa... Minsan ma'am, wala man na yung ginagawaan ko rito, mga utang pas ka nga. Dati ko boss, wala na kong pangyong bigas. Yun. Nakuhaan ko ng saging. Pag wala na kong puhunan, o sige, tinda ka ng saging. Ayun lang. Kasi wala na rin puhunan nito lang. Nagpuhan lang sa amo niya kasi wala na sapat na puhunan pang bili. Mahal kasi puhunan mami. Sa saging? Ah, ma'am. Ano nga, di kaya niya. Di kaya magpulang. Ano nga. Nakiusap ko sa amo ko nga, wala na kong pambiling bigas. Yun. Wala pa ako tangin ko niya. Pero nasaan ang wife mo? Nandoon sa, nagtitinda rin sa nasa bahay din. Tumigil rin sa pagtrabaho sa kumpanya dahil malabo na rin naman dahil nagsulat-sulat yun sa mga klaan, balita. Tumigil rin sa pagtrabaho. Pero yun ang sinusupply sa akin man yung nakakulong ko. Siya yung nagsupply sa akin yung nakakulong. Kuya, tulungan na rin kuya, ipagpala mo siya. May konti lang ako tulong sa iyo kuya ha, pangdagdag sa mga puhunan mo ha. Hindi ako mayaman pero natatouch lang ako na magtulong sa kapwa Pilipino na talaga nagsika para yung matino ba, hindi lang naghihingi. Alam mo? Oh. Ibang kasi yung Pilipino hindi na nag-work, hindi lang naghihingi, hindi rin maganda. Pero salamat sa pagbabago, huwag kang magtawa, maggawa ng tama. Kasi tayo dito sa world, temporary lang tayo dito. Ang kasi mama, nung napatay ang nanay ko, hindi ko naatinan yung pagkamatay ng nanay ko. Kaya isip ko nga, kung siguro kundi palang huli at kung pwede palang ibalik ang nakaraan para makita lang ng bagong buhay na ito. Ah, wala na si mama. Wala na lahat. Sige lang, alam ni mama din yan. Sabihin mo kay God, God, Lord, paki... Alam ko, si nanay ko nasa sayo, makita niya ako na okay ko. Yan, na pag umamaalala ko nangyari, ma'am, sa mutulo ang luha ko sa nagagawa. Siguro kung alam ko, sir, masakit na naman. Masakit na may isipin naman. Ano naman talaga ng ano. Sige po, kuya ha. Sana palagi ka healthy. Mag-alcohol ka, no? Kasi we don't know din sa mga virus ngayon. No, oh, bawal magkasakit. Takis pa regard sa ano mo? Ano sakit ng mata niya? Glaucoma? Na alam mo magpisa namin. Nagsalamin naman din mga ako ay malabo na yung paningin ko. Ay magsalamin din pero minsan nga nagpasukan pa sa doktor nang minsan lumalabo na rin. Kasi mapasukan. Na meron pong business na tumutulong sa mga tao may glaucoma. Kung meron siyang glaucoma, tapos inulatan siya ng doktor na may glaucoma, magbigay kami ng medical eyewear na free. Tapos yung medical eyewear, like itong sinusuot ko, nakakatulong sa mga tao na malabo ng mata, eh, na matulungan. Nagpunta kami sa, di ba, yung salamat dok, sa CBN. Nagpunta kami doon kasi may mga salamat pamigay, may doktor. Nabinigyan may, pero malabo na rin. Pag tumagal na rin gamit-gamit, malabo na rin. Oh, pero ibang klase yun kasi itong kumpanya to one and only in the world. Ah. Na may mga elements yung frame namin, may negative ion, germanium stone, nanosilver, na makaka-healthy sa mata. Kaso lang ma'am, pag wala mahal lang yun, hindi makakaya pagbili, mapagmahal. Oo nga, naiintindihan ko. Mura lang yung banana nila kuya. Sige, thank you ha. God bless po. Bye-bye. Salamat ako dito.